Welcome back to The Score. With all the club movements in commercial volleyball, fans were quite surprised not to see the reliable names of Sisi Rondina and Bernadeth Pons listed under any club team. The absence of the formidable beach volleyball tandem just led to the big question. What is next for Sisi Rondina and Bernadeth Pons, also known as hashtag SIPONS? And here to answer the big questions are UAP Season 81 MVP, the cherry bomb idol Sisi Rondina, and her teammate on the sand court, dubbed as MV Pons, idol Bernadeth Pons. And so ladies, welcome back to The Score. Thank you, ang ganda ng introduction ninyo. Idol, SIPONS. Okay. So, sanay na yung mga tao to see you in the yung commercial leagues, di ba? Pero kayo may commercial team kayo, pero for beach, which is, you know, quite historic, di ba? Commercial team, pero beach lang. In other words, todo ang commitment nyo sa beach volleyball, tama? Yes po. Bakit? Bakit ganito katodo ang commitment nyo sa beach? Last year po kasi nag-usap kami na kasi sa mga international na nagsama kami and nakipaglaro kami, dikit lang talaga yung score eh. And hindi pong after game namin, parang may realization kami na sayang, matatalo sana natin like Japan. Kasi dikit lang eh. Knowing Japan, pag naglalaro talaga. And then, sabi, itong sinabi niya na sayang, kulang kasi tayo sa training eh. Mga tipong ganun na, oo nga, no, kulang. So, what if kaya kung mahaba yung oras natin nagtitraining, mahabang panahon, pinaghandaan talaga natin, and tsaka may suporta. And sabi nga namin na sana meron. And then ito nga po yung cream line. Sobrang saya namin sa tulong ni Ate Charo na pinush niya talaga to na mag-sponsor ang cream line para sa Beach Valley. Sabi nga namin na sa kanya na nagpapasalamat kami sa kanya kasi siya yung naging tulay ng ano namin eh, yung mga gusto namin gawin, lalong-lalo na sa Beach Valley. Okay, you're referring to si Madam Charo Soriano. Yes po. Now, it's also part of the Score family and alam ng marami na Madam Charo is talagang the primary proponent of BVR, Beach Volleyball, yes, sa Pilipinas. Ano ang sinabi sa inyo ni Madam Charo that para bang nakumbinsi kayo na, alam mo, kailangan mag-todo-commit na tayo dito? Sabi niya lang kasi sa amin na itutuloy natin to. Na parang gagawa talaga siya ng way, gagawin niya talaga lahat para makakuha kami ng support na para mag-full-time na kami beach volleyball. And then yun, sobrang pinanghawakan niya yung sinabi niya sa amin. And sobrang gusto niya rin kasi kaming tulungan kasi nakita niya kung paano namin kamahal yung beach volleyball, kung paano kami dedicated every time na maglalaro kami. Itong Sisi, I understand yung experience nyo sa SEA Games, di ba nanalo kayo ng medal, naging life-changing para sa inyo yung SEA Games experience, especially yung, let's say, yung inyong relationship with beach volleyball. No? Bakit? Ano nangyari nung SEA Games? Kasi ano eh, parang sobrang worth it pala nung pagbilad namin sa araw, yung pagod namin. Tipong ako, umiiyak na ako kasi sobrang pagod na talaga. Like thrice a day kami nagtitraining. And then, tipong di na kami nakakapag-communicate sa family namin kasi ang free time namin, tulog na lang. And nasabi ko na lang na nung pagkasuot ng medal, sabi ko, sana magtuloy-tuloy ito. Kasi iba po yung feeling eh. Lalo na pag Pilipinas yung dala. Yung tipong as a whole yung dala mo. And ipapakita mo na hindi lang tayo Pilipino eh. Ano lang tayo, I mean, hindi tayo Pilipino. Kaya natin makipagsabayan. And meron tayong talento na wala rin sila. Kahit maliliit kami, kaya natin makipagsabayan. Yun nga, yung mga ginawa namin sa SEA Games. Bernadeth, nagkaroon na kayo ng maraming pagkakataon kasi ano to, magpo-4 years na kayong teammate, no? Kayong dalawa. So nagkaroon na kayo ng maraming pagkakataon mag-usap, di ba? Yung mga mag-heart-to-heart talk. Ano yung mga pinag-uusapan nyo ni Sisi na parang mga plano nyo for the sport na parang, alam mo, itong pangarap natin, itong gagawin natin pag magkasama tayo? Actually, hindi naman talaga namin in-expect na may support na magpo-full-time talaga kami ng beach volleyball. So, sobrang pinangarap lang namin na what if kaya na kung may mag-support sa atin, magpo-full-time na tayo ng beach volleyball. And
it's God's will na rin siguro na nandyan si Rubisco, si Creamline para i-support kami. Kasi parang nung last lang pinag-usapan namin, tas ngayon nagkatotoo na agad. So sobrang nakakatuwa kasi yung pangarap namin ngayon, totoo na. Kasi sobrang gusto talaga namin mag-beach volley. Kasi sa mga past tournaments nga namin na oo, natatalo kami, pero sobrang dikit lang talaga ng laban. So nakita talaga namin na kayang-kaya namin. And napansin din namin na experience-wise, lugi talaga kami kasi yung mga kalaban namin, yung world tour, ganyan. Tapos full-time sila, beach volley lang yung focus nila. So parang isa na rin sa mga reasons kung bakit nakapag-decide kami na mag full-time na muna ng beach volley. Kasi parang meron kaming goal in beach volleyball na gusto namin ma-achieve. Siguro pag na-achieve namin yon, baka babalik ano, kami ulit. Ano yung goal na yan? Yung syempre, the una, ultimate dream goal, for beach syempre, volleyball. Siyempre, una, nag-bronze na kami sa SEA Games. So, siyempre, yung next is gusto namin makapag-gold kami. Kasi siyempre, Philippines yung dala namin. SEA Games yan? Yes. Oh, e pagkatapos sa SEA Games, ano pa yung mas malaking pangarap pa? FIVB. Olympics, siya. Olympics, yan. Yan yung mga malalaki syempre, na... malayo pa yon. Kailangan pa namin yung trabaho. So, alam mo na. One step at one muna. Step. I see that punong-puno yung parang schedule nyo for the year. Yes. May local, may international, di ba? Yes. So, handa na ba kayo na hindi kayo maghihiwalay na dalawa? Yes! 2 years. Ba't parang ikulay sumagot? Yes. Para pilit na, para si Bernadeth, pilit na pilit eh. No. Di na, ayaw na. Kahit na dati, tinalo mo siya sa palaro, rivals kayo. Hindi kayo nagpapansinan dati. Ngayon, inseparable na kayo. Anong pakiramdam that in effect right now, kayong dalawa, Bernadeth and Sisi, you are now the face of beach volleyball sa Pilipinas. Anong pakiramdam? Masaya kasi may papakita namin sa mga bata, sa mga young ones na gusto ring maging katulad ng mga idols nila na ganito yung beach volley and ganito kami mag-alaga ng sport namin and ipapakita namin kung gaano ka worth, ano yung worth ng and ano yung makuha mo sa beach volley pag naglalaro ka. And syempre, doon pa rin yan sa kagustuhan mo eh. Hindi naman natin mapipilit yung isang player. But for us, ganito ka-importante and ganito namin kamahal ang beach volleyball. Bernadeth. Ayun, sobrang masaya syempre kasi na ano, dahan-dahan na natutupad yung mga dreams namin. So yun, sobrang ano lang talaga kami thankful kay Ate Cha na siya yung naging way kung bakit nakakuha kami ng sponsor from Rubisco para suportahan kami sa passion namin in beach volleyball. Yun. And then, syempre, thankful din kami sa Rubisco kasi sobrang willing talaga sila na suportahan kami sa trust na binigay nila sa amin lahat na mag-focus lang kami sa beach volley. And thankful kami on behalf of the Filipino nation na kayong dalawa ay todo ang commitment in trying, in wanting to make our dreams in beach volleyball come true. So salamat, Bernadeth Pons, at ang spokesperson ng SIPONS, si Sisi Rondina. Salamat mga idol, and good thank luck. Good luck sa inyong team. Maraming salamat po. Thank you po. After the break, we complete our series of top fives per position in the MPBL with the best power forwards in the league. Mga kaliga, usapang 4 naman tayo when the score returns. We'll be right back.